Thank you.
Isang magandang gabi po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa Kwentuhan Tayo Bataenyo. At ngayong araw, February 16, araw ng Webes, ay nandito po kami sa bayan ng Bagak dahil bahagi po ito ng aming pagbisita sa iba't ibang bayan dito sa ating lalawigan. Alam niyo po, meron tayong 12 bayan at meron din naman 12 buwan. Kaya kada buwan ay meron po kaming binababang bayan para makapagbigay ng serbisyo, maibaba ang mga programa ng ating pamalaang panlalawigan nang sa ganon mas madali pong maabot ng ating pong mga mamamayan ang mga benepisyo na dapat naman po ay mapunta sa kanila. So ngayong araw na ito, marami po tayong mga ibabalita, marami rin po tayong ibibigay na premyo. No, kaya po maya-maya lamang ay malalaman ninyo no, yung mechanics ng ating papremyo. At dahil nandito po tayo sa bayan ng Bagak at nandito po kami, no, wala po tayo sa The Bunker, nandito po tayo sa munisipyo ng Bagak, sa opisina ng punong bayan ng bayan ng Bagak. Walang iba po kundi si Mayor Ramil Del Rosario, ang sikat na sikat at napakahusay na mayor ng Bagak. At mapalad doon tayong lahat dahil hindi lang si Mayor Ramil ang ating pong bisita. Nandito rin ang Yorme ng Bagak, si Yorme Aaron Sunga. So mamaya po ay makakapanayam natin sila, silang dalawa. At dahil alam niyo po, itong dalawa ay talaga namang galante, aabot po ng 10,000, no, 10,000 pesos GCash ang ating pong papamigay ngayong araw. At 5 na galing bataan packages sa lahat ng mga viewers na mananalo sa ating pong mga premyo mamaya po. So excited na ho ba lahat? Huwag ho kayo maglala. Maya-maya lamang ay may pagkakataon kayo manalo. Pero sa ngayon, gusto ko po muna daanan ang ilang mga nangyari dito ho sa ating lalawigan tungkol po sa iba't ibang mga ating sinusulong. Unang-una, nagkaroon po ng orientation at demo. Ito pong isang electric public utility vehicle. Ito ay galing sa Global Electric Transport Group or Corporation. Ito yung kanilang Comet vehicle sa tulong ng PISEDO, ang ating Provincial Cooperative and Enterprise Development Office. At nagkaroon po ng orientasyon, demonstrasyon nitong Comet e-vehicle na nagsagawa po ng test run sa lungsod ng Balanga, kasama ang iba't iba nating mga transport groups, pati rin ang mga iba't ibang grupo ng pasahero katulad ng ating mga scholars, katulad po ng ating mga mag-aaral. Inilahad din po ng ating probinsya yung suporta o yung naiisip po nating tulong para talagang maisulong natin itong paggamit ng electric public utility vehicles. Una-una, may plano po tayo na mag-set up ng mga solar-powered charging stations. No, kapag nagkaroon po tayo ng solar-powered charging stations, halos magiging libre na yung konsumo nitong mga electric vehicles. No, kumpara po sa mga regular na mga PUV, mga public utility vehicles, na kinakargahan ng diesel, kinakargahan ng gasolina, ang mga electric PUVs naman ay sinasaksak sa kuryente. No, di baterya po yan, kaya hindi na po kinakailangan ng gasolina o ng diesel. Dahil solar-powered ang ating mga charging station, inaasahan po natin mababang-mababa, kundi man libre yung pagkarga natin ng kuryente sa baterya nito pong mga electric PUVs. Kaya isipin nyo po, maaalis natin sa equation yung konsumo. No? So dagdag kita para sa ating mga drivers and operators. At sana po, yung dagdag kita na to
matutumbasan naman po ng mas mababang pamasahe para po sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya very exciting ito pong mga mangyayari at pinaplano po natin para makatulong pagdating po sa larangan ng transportasyon dito po sa ating lalawigan. At hindi lang po yun, gusto rin natin mag-set up ng talyer para ho sa mga electric public utility vehicles. Although mababa lang o hindi ho ganun ka-komplikado yung maintenance nito pong mga electric PUVs, pero gusto pa rin po natin mag-set up ang ating provincial government, ang magse-set up nito pong mga talyer para mawala na rin po sa sakit ng ulo ng ating mga operators yung pag-maintain nito at siguradong panay po nila magagamit yung kanila pong mga electric PUVs. Napag-usapan din po yung kung paano natin mabibigyan ng subsidy ang ating pong mga operators and drivers. Siguro sa pamagitan po ito ng isang programa na inilungsa din ng DOTR o Department of Transportation, ito po yung libreng sakay. So, gobyerno magbabayad ng pamasahe, maari para sa ating mga senior citizens, maari para sa ating mga scholar. So, kapalit naman dito, tayo nga po yung magbabayad ng pamasahe sa ating mga drivers at operators. So, sigurado pong meron na silang kita dahil ang ating pong pamahalaan ang sasagot ng pamasahe ng ilang pong mga sektor dito po sa ating lalawigan. Nagkaroon din po ng forum na tanungan tungkol po sa paggamit ng electric public utility vehicles. Kaya sa panguna ng Presidente at Chief Executive Officer ng GET Philippines, si Ginoong Freddy Tinga, siya po yung ating nakasama ng ating mga operators para po sa iba't ibang mga issues, mga concerns tungkol po dito sa electric PUVs. Kaya makakaasa po kayo na maghahanap tayo ng mga paraan, maghahanap tayo ng mga proyekto na makakatulong talaga sa atin pong mga kababayan. At ito pong pagsulong ng mga electric vehicles ay isa po sa nakikita nating makakatulong sa ating transport sector, sa ating mga operators, lalong-lalo na sa lahat po ng mga namamasahe atin pong mga kababayan. So yan po yung una nating balita. Pangalawa, noong February 9 ay nagkaroon din po ng joint TWG, Pilot UHC TWG meeting at Provincial Health Board meeting ang ating pong lalawigan. So kasama po dito ang iba't iba po nating mga stakeholders pagdating sa health. Nandyan syempre ang ating mga district hospitals, ang ating mga RHUs, ang mga civil society organizations, mga kasama po natin sa provincial government upang pag-usapan ang napakahalagang bagay katulad po ng kalusugan. At dahil nga po sinusulong natin dito sa ating lalawigan yung Universal Healthcare Law, yung pagpapatupad po nito, ang layunin po nito ay lalo pong mapadali yung access to medical services, lalong-lalo na yung primary healthcare. Kaya noong kami po ay nagpulong, inaprubahan po ng ating board ito pong paggamit ng isang health information system. Nang sa ganun, ang bawat datos tungkol po sa ating mga kababayan, sa ating mga pasyente, ay meron na po ang ating mga RHUs, ang lahat ng ating medical units, mga primary healthcare units. At ito po, hopefully, makatulong upang maging mas maganda yung serbisyo at maging angkop yung mga kagamitan, yung mga gamot natin sa ating pong mga health centers. Napag-usapan din na dahil nga po sa malaki, malawak na ambisyon nito pong Universal Healthcare Law na mabigyan po talaga ng mas magandang health services ang ating mga kababayan, magkakaroon din po tayo ngayong first quarter ng Bataan Health Summit. So, imbitahan po natin ang lahat ng ating pong mga stakeholders, lalo ng ating mga nasa rural health units, barangay health centers, ating mga local government units. Nang sa ganon, lahat po tayo on the same page. Lahat po tayo alam natin kung ano yung level ng serbisyo na gusto po nating maibigay para ho sa ating mga kababayan. At ito po ay maisusulong po natin sa lahat ng bayan dito po sa ating lalawigan. Alam nyo ho, lahat ng ating mga barangay ay meron pong mga barangay health centers. No? Gusto po natin maging equipped, maging talagang maayos ang ating mga health centers nang sa ganon yung pinakamalapit na center sa ating mga mamayan ay talagang makunan po nila ng magandang serbisyo
pagdating po sa kalusugan. Nagbigay rin ho ng mga updates yung ating pong provincial health officer pagdating naman sa COVID vaccination, yung mga programa po natin sa measles, yung oral polio vaccine, yung mga supplemental immunization activity, at syempre yung kaso po ng COVID-19 at kaso po ng dengue at yung mga nakahagat po ng aso, pusa, no, at nagkakaroon po ng rabies dito ho sa ating lalawigan. Kaya po asahan ninyo sa patuloy pong pakikipagtulungan, pagpupulong ng mga stakeholders natin pagdating sa kalusugan ay lalo pa ho nating mapapaganda ang mga programa po natin sa health na ngayon po priority ng ating provincial government. Noong pong February 10 din, ay nagkaroon po tayo ng pulong kasama ang chairperson ng Commission on Higher Education. Walang iba kundi po si Chair Dr. Popoy De Vera III. Kasama rin po ang mga partners natin mula sa Bataan Peninsula State University sa pangunguna ni Dr. Greg Rodis. At maganda po yung napag-usapan dito sa ating pagpupulong dahil nakita po ni Chair Popoy na maganda talaga na mailagay po o magkaroon o manguna ang Bataan pagdating po sa pagsiset up ng isang national sports university. No, dahil nga po napakahalaga ang sports, napakahalaga po nito sa kalusugan. Marami pong mga Pilipino, mga estudyante ay mahilig pagdating sa sports, pero hindi pa po talagang maayos yung sistema natin pagdating sa sports development. No, meron po tayo sa DepEd, nandiyan din ang Philippine Sports Commission, pero pagdating sa higher education ay wala pong kolehiyo na nakatuon talaga pagdating po sa sports. Kaya pinag-usapan po namin at pinagpaplanuhan paano po pwede manguna ang Bataan. Kasama po siyempre ang BPSU or sa pangunguna ng BPSU kung paano po natin may set up ito pong National Sports University na makakapagbigay po ng malaking tulong sa ating pong mga manlalaro dito sa probinsya ng Bataan, pati din sa lahat ng manlalaro sa buo pong Pilipinas. No? At very exciting na development din ito, sigurado po sa tulong ng CHED at sa tulong ng BPSU, sa lahat po ng ating mga stakeholders, ay ibabalita ko po sa inyo ang mga mabilis na development tungkol po sa bagay na ito. Ngayong buwan ng Pebrero, katulad po ng nasabi ko kanina, nandito po kami sa bayan ng Bagak. So ito na nga po yung pangalawa, no, yung bisita bayan kada buwan, Bagak Edition. At para po sa kaalaman ng lahat po ng mga taga-Bagak, ating pong mga Bagakenyo, ang mga serbisyo po na galing sa ating pamalaang panlalawigan, tuloy-tuloy na ibibigay sa tulong, syempre, ng munisipyo po ng Bagak, nila Mayor Ramil, ngayon hanggang sa katapusan ng Pebrero. No, kaya patuloy po ang mga programa katulad ng Paleng QR, yung SIM card registration na magsisimula po bukas hanggang sa Linggo. No, ito mula po Feb 17 to Feb 19. Yung akin po nabanggit, yung Paleng QR, next week naman kami po ay bababa sa palengke ng Bagak para isulong yung paggamit naman ng mga digital payments. No, lahat ng ating mga tindero, tindera, mga stall owners dyan po sa ating palengke, lalagyan po natin ng QR code para kung kayo po ay mayroong digital wallet, magagamit nyo po sa pambili ng kahit ano pong kinakailangan ninyo dyan po sa ating palengke. Partner po natin dito ang Maya at muli ang Provincial Cooperative and Enterprise Development Office or PCEDO. Nagpapatuloy din ang ating mass rabies vaccination, legal consultation, at mga serbisyong panlipunan na hatid natin dito sa bayan ng Bagak. Sulitin din po natin ang medical at dental check-up, vaccination at blood donation program ng Provincial Health Office na gagawin naman po sa February 21. So makikita po ang schedule ng ating iba't ibang bisita activities sa ating pong website. Ayan, nakapost lang po sa ating screen, no, kung ano po yung website. Pakitignan lang po para mapili ninyo kung alin po yung activity na kinakailangan ninyo mapuntahan at para po syempre makakuha po kayo ng mga serbisyo o benepisyo mula sa ating pamalaan. Gusto ko na rin kunin itong pagkakataon para imbitahan ng lahat sa ating pong
gagawing Hataw Takbo Bataan Second Edition or Bagak Edition. Ito ay sa February 25. Ito pong Bagak Leg sa February 25 na magsisimula sa ating Bagak Plaza Court. 4:30 no, ng umaga, 4:30 a.m. ang simula po nito. At mamimigay po tayo ng libreng t-shirt para ho sa ating pagtakbo sa unang 2,000 registrant. So, meron ho tayong online page kung saan pwede tayo mag-register. Sa first 2,000, bibigyan po natin sila ng libreng t-shirt na magagamit nila pagtakbo po dito sa ating fun run. Muli, meron po tayong 3-kilometer, 5-kilometer, 10-kilometer run. At ang lahat ng makakatapos ng 10-kilometer run sa loob po ng 2 oras ay magkakaroon ng, yan, nakikita rin po natin sa screen, ng finisher medal. No, gusto po natin ma-improve ng ma-improve yung distance at yung kakayahan ng ating mga kababayan para po sa pagtakbo. Kaya kada buwan, meron po tayong iba't ibang bayan na mag-host ng ating fun run. Kaya inimbitahan ko po lahat na sumali dito po sa Bagak Leg at syempre sa mga susunod pa nating fun run. Ang challenge po natin sa lahat ay makakuha ng finisher medal, ng 10-kilometer finisher medal sa lahat ng bayan. No, para syempre, ang sarap ng feeling. Masaya po tayo kung sa katapusan ng taong 2023, lahat po ng ating fun run ay nasalihan. At lalo na kung ang nasalihan po natin ay yung 10 kilometers, meron po tayong 12 na medal na sigurado pong mapagmamalaki natin at magiging inspirasyon o halimbawa para sa iba pa nating mga kapamilya, kaibigan, kababayan na gusto natin din mahimok na sumali sa ganito pong mga klaseng physical activity. No? So yan po ang ilan sa mga nangyari ngayon pong dumaang linggo. At alam ko, excited na po ang lahat, lalo na mga kababayan natin dito sa Bagak, para sa konting panayam natin sa muli. Napakagaling, napakasipag na mayor ng bayan ng Bagak. Mayor Ramil, magandang gabi po. Kamusta kayo? Magandang gabi po, Gov. So pasensya na, naabala namin kayo ng husto ngayong buwan ng Pebrero sa Bisita Bayan Program. Meron po kaming konting mga katanungan para na rin po sa karagdagang kaalaman, impormasyon ng ating mga kababayan. Una-una, dito ba sa Bagak, ano ba yung pangunahing pangkabuhayan ng ating mga kababayan? Bago ko po sagutin yung inyong katanungan, Gob, gusto ko lang magpasalamat sa pamunuan ng buong Kapitolyo sa pamumuno ninyo sapagkat ang bayan ng Bagak ay dinalaw ninyo. Malaking bagay po sa aming mga Bagakenyo na magkaroon ng interaction ang Kapitolyo at ang LGU ng Bagak. At nang sa ganon, ay kung ano man yung aming mga pagkukulang ay maaari ninyong punuan o kung ano man yung mga bagong ideas na pwede naming gawin bilang public servant ay matulungan niyo po kami. Maraming salamat po, Gob, sa inyong pamumuno. Ang pangunahin pong pangkabuhayan dito sa bayan ng Bagak, siyempre, number one po rito yung agrikultura. Pangalawa, yung turismo. Iyan po yung aming pinagtutuunan ng pansin. So far, okay naman po yung agrikultura. Yung maayos naman ang ani ng aming mga magsasaka. Maganda naman yung ani ng mga mangingisda. Yung turismo naman, patuloy naman na lumalago. At sana itong bagong taon na ito ay lalo pa dumami yung ating bisita. May mga bago bang negosyante, mga investor na alam ko marami kayong mga kinakausap, no? So mayroon ba mga bagong kumpanya na maaring magtayo, mag-develop dito sa bayan ng Bagak sa mga darating na panahon? Actually, Gob, doon sa initiative ninyo na magkaroon ng tulay mula Maribeles papuntang Cavite, nagkaroon ng interest ang maraming namumuhunan dito sa bayan ng Bagak. At nandiyan na nga yung namin resort na kasalukuyang ginagawa na. Billion din po ang halaga nito. Andiyan din po yung Arcadia na billion din, daang billion din ang halaga nito. Na nakikita ko na maraming patrabaho ang maibibigay nito. Hindi lang po yan, marami pa rin pong tumitingin ng mga lupa dyan na gusto mag-invest dito sa bayan ng Bagak. Kaya napakalaking bagay po yan, lalo na kung matutuloy yung daan ng mula Maribeles papuntang Cavite.
Kasi yung tulay na yan, yan yung magkoconnect sa Region 3, region natin, at saka Region 4A. So isipin nyo yung mga taga Batangas, Laguna, Cavite. Ngayon, 30 minutes lang, nasa probinsya na ng Bataan, no? Nasa Mariveles na sila. And yung access papuntang Bagak, magaganda na rin naman yung mga daan natin dito. Siguradong mas mabilis. So lalaki yung market. At bukod sa Region 4A, alam naman natin na napakalapit lang rin po ng metro ng Bataan sa Metro Manila. So halos masasakop makukuha natin yung merkado ng Region 4A at Region 3 at NCR. No, so yun po yung very exciting. Naging ano tayo, nakatulong din ho tayo sa problema ng ating bansa na ma-decongest yung Metro Manila. Tama. Masyado nang masigip ang Metro Manila kaya andito ang lumag dito sa atin. Andito yung bagong opportunity sa lalawigan ng Bataan. Tama yun. Tsaka alam ko, dahil nga parallel ang Metro Manila sa probinsya ng Bataan, kung titignan natin sa mapa, talagang choice tayo or option tayo para sa mga bumabiyahe, hindi lang pasahero, lalo na yung mga goods. No? Mula north and south, south to north, imbis na dadaan ng Metro Manila, katulad ng sabi nyo, dito na dadaan sa probinsya ng Bataan. Ilang minuto mula Mariveles to... To Naik, Cavite, kung saan bababa yung bridge, 30 minutes. 30 minutes. Kasi 32 kilometers eh. So kung tumatakbo tayo ng 60 kilometers per hour, tama ba? 30 minutes. Biro nyo, ganun kalapit. Eh ngayon ba, ganun kalapit? Mariveles papuntang Cavite, ilang oras? Sa daan natin. Dito sa daan natin ngayon. Baka abutin ka ng 5 oras. 5 oras depende. Yan. Depende pa sa traffic. Depende. So, ganun talaga. Game changer nga itong tulay. At yung nabanggit nyo kaninang mga magde-develop dito, mula sa construction hanggang kapag natapos na yung kanilang tinatayong mga pasilidad, talagang opportunity para magkaroon ng trabaho. Ang laki ko talaga. Talagang nakikita ko. Naka-blueprint na sa aking isip yung mangyayari sa bayan ng Bagak. Okay. So, very exciting para sa lahat ng ating mga kababayan. Mayor, kayo rin ay awardee, no? Ang bayan ng Bagak ay awardee ng Seal of Good Local Governance or SGLG. Ano ba ibig sabihin kapag ang isang bayan ay nabigyan ng Seal of Good Local Governance? Ibig sabihin nito, maganda ang pamumuno ng isang LGU kapag nabigyan ka ng SGLG. Kaya naman po kami limang consecutive years na nabigyan ng SGLG dahil po yan sa galing din ng mga empleyado ng munisipyo. Ang mga taga-Bagak ay likas na matatalino yan at magagaling. Dahil po sa mga empleyado, lalo-lalo na sa pamumuno ng kanilang mga department heads, ay nakamit namin ang, actually, grand slam na ba kami sa SGLG? Grand slam na. Grand slam na. Kaya po, maging maayos lang na panunungkulan, maging transparent, may guidelines naman ng DILG na dapat sundin. No, so doon lang, hindi ka na maliligaw eh. Sundin lang kung ano yung kanilang guidelines and then that's it. So kung ano yung nararapat na ginagawa ng munisipyo at sabi nyo nga, nasusundan ng ating mga empleyado, nagiging mas maganda rin yung serbisyo na bibigay sa lahat ng ating mga kababayan. Opo. Siyempre, gamitan din ng puso. Alam niyo pagka ginamitan mo ng puso yan, medyo imbis na magsatrabaho ka na hanggang alas 5, kahit na hanggang alas 9 ka abutin, okay lang yun, basta matapos yung trabaho. At dyan magaling ang mga Pilipino, lalo na mga Bataenyo. No, may trabaho na kasama yung puso. Mayor, nakita rin namin sa mga nauna ninyong post na nagbigay kayo ng mga libreng check-up sa ating mga kababayan, sa empleyado ng munisipyo. Sa personal ba ninyong paniniwala, gaano kahalaga ang pagpapanatili ng kalusugan ng bawat isang individual? May kasabihan tayo, health is wealth. Aanin mo ang lahat kung mawawala naman yan at ikaw ay hindi mo madadala sa langit eh, ang lahat ng iyong pinaghirapan. Pero kalusugan para sa lahat, syempre, napaka-importante niyan, Gob. Noong 2007, simula nung umupo ako dito sa bayan ng Bagak, talagang nagkaroon kami ng taon-taon ginagawa namin. Halos 4 na beses kaming umiikot sa bawat barangay sa isang taon para lamang dalin yung serbisyo ng munisipyo sa barangay. Binababa po namin. Ang Bagak kasi malaki, no? Malaki land area ng Bagak. Pinakamalaki ang Bagak sa buong lalawigan ng Bataan. So medyo mahirap ng konti. Dati nagbabangka lang kami. Nung unang 2007, 2008, binabangka lang namin papuntang Kinawan, Binuwangan, Paisawan.
Pero sa tulong ninyo, Gob, sa tulong ng mga ng pamilya ninyo, ng Garcia, mula kay Governor Tet, napaayos natin yung daan. Ngayon, maluwag na kami nakakapunta, nadadala na namin yung aming sasakyan sa mga coastal barangays. So, ano po yun? Lagi po namin ginagawa yung Dalaw Barangay at yung pagbibigay ng solusyon sa problema sa kalusugan ng aming mga kababayan ay hindi po kami tumitigil doon, Gob. At yun rin naman yung priority Opo. Ng ating lalawigan, lalo na nga pinapatupad natin at pilot no, ang probinsya ng Bataan pagdating sa Universal Healthcare Law, katulad ng aking nabanggit kanina. Mayor, kanina nabanggit nyo yung agrikultura, mahalaga. Nabanggit nyo rin yung turismo dahil sikat na sikat ang baga pagdating sa tourism. Ano pa yung ibang tinututukan ninyo na sektor dito sa ating bayan? Marami ho yan eh. Pero syempre, kailangan magkaroon ka ng, hindi naman lahat yan sabay-sabay mong magagawa. Pero yung top four na gusto naming mauna, ay syempre, palaguin yung agrikultura. Pangalawa, yung turismo. Pangatlo, yung edukasyon. At syempre, hindi mawawala. Laging una nga ito eh, yung kalusugan. Kalusugan. Oh, yung apat lang na yan, hindi ka na maliligaw. Medyo marami ka ng ano dyan. Magandang accomplishment na yan kapag yung apat na yan ay natutukan mo at talagang binigyan mo ng pansin at yun po. Kamusta po ang suporta ng mga barangay natin dito sa Bagak pagdating sa dyan sa apat na priority ninyo? So far, Gob, alam niyo naman ng bayan ng Bagak, ilan ba ang coastal barangays namin? Like mga pito siguro, pitong barangay. So lahat naman sila, syempre gusto magkaroon ng mga investment sa bawat barangay. Kaya yung suporta ng ating mga kabarangay naman sa bawat nasasakupan ng mga resorts ay okay naman po. Very supportive naman sila. So very supportive at kasama ninyo para opo, patupad opo. Yung iba't ibang mga priorities. Base sa naging observasyon ninyo, matagal na rin kayong namumuno dito sa bayan ng Bagak. Ano kaya yung mga kinakailangan pang gawin para magtuloy-tuloy ang pag-asenso ng inyong bayan? Siyempre, Gob, kailangan namin ng suporta ninyo. Suporta ng province, national government. Tama. Opo. At siyempre, ng ating mga kababayan. Lagi ko nga sinasabi ito, para makamit natin yung pag-unlad, hindi pa pwedeng tayo lamang as a public servant, pati yung taong bayan, dapat tumulong tayo. No? So, sa akin, una, yung farm to market roads para suporta sa agrikultura. Yung mga nagtatayo ng mga resorts na yan, tulungan natin yung mga daan yan, iayos din natin. Mm-hmm. No, no? Siyempre, andun pa rin, yung edukasyon, kailangan para yung mga susunod na generation, ay magkaroon tayo ng mga magagaling na mamumuno sa lalawigan ng Bataan, lalo-lalo na po dito sa bayan ng Bagak. At siyempre, Gob, nakita niyo naman, ang dami na nating inikot dito sa bayan ng Bagak. Marami na rin tayong nagawa. Marami tayong natutulungan. Siguro, ipagpatuloy lang natin yung ating mga ginagawa at tingin ko makakamit natin yung ating... Maabot natin. At siguro, panghuli kong tanong, Mayor, sa dami na po ng nagawa ninyo, kasama siyempre ang inyo pong mga empleyado dito sa LGU Bagak, ano pa yung maasahan ng inyong mga kababayan dito po sa mga ilang taong pandadating? Katulad nga po ng sinabi ko, Gob, naka-blueprint na sa isip ko yung mangyayari sa bayan ng Bagak. Ang bayan ng Bagak ay sa tingin ko sana hindi naman ako magtatagal dito sa politika. Siguro ilang taon na lamang ako ay magpapahinga na rin, no? Titigil lang sa politika. Pero ang bayan ng Bagak gusto kong manatiling atahanan. Ito ay pati yung mga susunod na generations, ayoko magkaroon ng mga maging industrial lang ang Bagak, no? So gusto ko manatiling tahanan ito. At nakikita ko na makuha lang natin yung suporta ng taong bayan, suporta ng national, suporta ng probinsya, Gob. Palagi ko malayo ang mararating ng bayan ng Bagak. Okay, at umasa ka, Mayor, at ang lahat po ng mga taga Bagak na buong-buo po yung suporta ng ating provincial government sa lahat ng mga programa ni Mayor Ramil at ang lahat po ng mga inisyatibo na ginagawa po nila
ay nandyan po ang ating provincial government. Ganun na rin, Mayor. Mula po kay Kong Gila na ating pong 3rd District Representative. Of course, kay Kong Abet. I'm sure, Kong Geraldine at ang ating Pusong Pinoy Party List, si Kong Jet. Nagtutulong-tulong sila ngayon sa Kongreso. Apat sila ngayon nagtutulong-tulong sa Kongreso para maibigay yung mga kinakailangan ng bawat isang bayan, lalo na siyempre ng bayan ng Bagak. Kaya umasa kayo. Ang laking bagay po, Gob, nung naisip ninyo na gano'n, na gawing tatlong distrito ang lalawigan ng Bataan. Isipin ninyo, ang laki ng pondo na naidagdag para lalo nating mapaunlad yung lalawigan ng Bataan. Ang laking, very genius yung ginawa ninyong gano'n. Buti na pa, nadagdagan pa ng Pusong Pinoy. Apat na yung ating representative dito sa lalawigan ng Bataan. Kaya ang laking bagay po nung Gob. Kasi nung una, may mga hesitation yung ating mga kababayan, pero kitang-kita natin ngayon na ang ganda ng naging resulta nung nagkaroon tayo ng tatlong distrito dito sa lalawigan ng Bataan. Biruin nyo, Mayor, bukod sa apat yung boses natin, apat nakikipagdebate, apat ang tumatayo sa Kongreso bilang boses ng mga taga-Bataan, apat din yung nangungulit sa lahat ng mga departments, no? DepEd, DPWH, DOH, DNR, Office of the President, lahat po sila ng mga kinatawan po natin, sila po yung nakikipaglaban para madagdagan, mabigyan po ng share ang ating probinsya, lalo ng bayan ng Bagak, para sa pondo, mga programa, mga proyekto na nanggagaling po sa national government. No, kaya yun po yung kagandahan talaga kapag nagkakaisa ang layunin, malino po yung layunin, ay talaga pong napagtutulungan no, ang lahat. At salamat din sa suporta ninyo dito sa bayan ng Bagak. Okay, so yun po yung aking mga katanungan kay Mayor Ramil. Kung meron po kayong mga dagdag na katanungan, paki-post lang po dito sa ating comment section at mamaya po, hopefully, mabasa po natin. Pero dahil nangako nga po kanina na meron po tayong mga papremyo, meron po tayong mga konting games para maging mas masaya naman itong ating kwentuhan. Katulad po nung ginawa natin sa Hermosa kay Mayor Jopet, meron po tayong mga itatanong. Tapos dapat masagot ni Mayor Ramil nang tama yung ating pong mga itatanong. At kapag nasagot niyang tama, ngayon po may pag-asa ang ating live audience, ang mga nanonood po sa atin na manalo ng unahin natin yung 1,000 na GCash. Tama ba? So meron tayong 10,000 na papamigay. Tig 1,000 po yung mananalo. At kapag nasagot ni Mayor, siya rin po ay nasagot ng tama ni Mayor, siya rin po ay magbabanggit ng hashtag na itatype ninyo sa ating comment section. Nung mga nakaraan, ang pinipili natin, Mayor, na mananalo, yung pinakamabilis, yung unang magtatype nung hashtag. Pero para naman mapagbigyan yung iba po nating mga nanonood, lalo na mga senior citizen na maaring hindi ganun kabilis, katulad ng mga kabataan, pili rin kayo kung pang ilan yung gusto nyo manalo. Pang 10 ba? Pang 5? Pang 14? Para may chance po ang lahat. So, yan po ang gagawin natin para mabigyan talaga ang lahat ng pagkakataon. So, okay. Mayor, ready na kayo? Sige, game. Magpapakita po kami sa inyo ng mga litrato. At hulaan po ninyo kung saan ito sa Bagak. So, madali lang to. Siyempre, expert si Mayor Ramil. Siya nga yata ang tour guide dito sa Bagak. Kaya siguradong kabisado niya lahat ito. Kinakabahan ako, Yorme. Dibale, si Yorme ang bubulong kay Mayor kapag medyo hindi sigurado si Mayor sa sagot. Pero sobrang dali. Siguradong kabisado ito ni Mayor Ramil. So, muli, ang mapapanalunan ay 10 na 1,000 GCash. So, meron tayong 10 larawan na ipapakita. So, ready na tayo sa picture number 1. Picture number 1. So, pwede natin pakita ang picture number 1. Okay. So, yan ang picture number 1. Mayor Ramil, ano ba ang tawag dyan sa nakikita natin sa larawan? Simbahan. Okay, simbahan. Simbahan Santa Catarina, St. Catherine Church. Okay, tama ba mga judges? Tama ba? Tama? Okay, so palakpakan po natin si Mayor Ramil at si Yorme. So dahil tama ang kanilang sagot, ngayon Mayor Ramil, isip ka ng hashtag
at kung pang-ilan yung mananalo sa mag-type ng hashtag sa ating comment section. Hashtag living it great. Hashtag living it great. Great. Uh-huh. Pang-ilan yung mananalo? Pang-ilan? Pwede bang number two? Okay, number two. Hashtag living it great. Ang mananalo ay yung pangalawa na lalabas dito sa ating comment section. So, hashtag living it great. Number two, yung mananalo ng 1,000 na GCash. Hashtag living it great. Wala pa? Wala pa. Nakikita palagi yan sa ano? Hashtag living it great. Pakitype sa comment section. Ang pangalawa po na magta-type ay mananalo ng 1,000 na GCash. Okay. So, ang pangalawa na nag-type ay si Marian Trigero Saldi. Congratulations, Marian. Ikaw ay nanalo ng 1,000 GCash. Okay. So, i-chat-chat ka na lang namin. I-PM ka namin, Marian, kung paano mo makukuha yung GCash. Ready na kayo, Mayor Ramil? Number two? Opo. Okay, number two picture. Pakita natin sa screen. Ayun. So, alam, bakang talagang pati si Yorme, kabisado ah. Ano yung picture na nakikita natin? 0 kilometer. Okay. Ano yan, Yorme? Tama ba? Lapit pa sa sementeryo? 0 kilometer. Pero kung ba, tanong ko nga, bakit nga ba nagkiklaim din ng Mariveles na sila ay 0 kilometer? Pero kami, malinaw na nandyan, 0 kilometer din ang bayan ng Baga. Ano ba talaga ang 0 kilometer? Mariveles o Baga? Ang, sa pagkaalam ko, ha, correct me if I'm wrong. Dahil yung simula nung marcha, nung death march, nagsimula sa Mariveles at sa Baga. Sabay. And, sabay. At dumiretso sila sa Balanga. Alam ko sa Balanga, no? Sa Balanga nag-converge and then tuloy-tuloy papuntang Pampanga, San Fernando. Okay. And then so, bago sumakay sila ng tren, papunta namang Capas, Tarlac. So talagang dalawa yung pinanggalingan nung death march, Mariveles at Baga. Kaya meron din kayong 0 kilometer death march marker dito sa bayan ng Baga. Okay, so ano yung hashtag, Mayor, at pang ilan naman yung gusto mong manalo ng 1,000 GCash? Yorme, ano sa hashtag? Ano hashtag, wala, Yorme? Ano, anong tingin mo? Sige, meron ka naisip? Hashtag Yorme. Hashtag Yorme. Yon, ayun. Sige, pwede yun? Hashtag Yorme. Pang ilan gusto mo? Panglima daw. Panglima. Hashtag Yorme, mananalo ng 1,000 GCash, yung panglima na magta-type ng hashtag Yorme. So, hashtag Yorme, yung number 5, yung panglima, ang mananalo ng, magkanong price natin, Yorme? 1,000 na GCash. Patudukot ka niya, nasa 1,000. Bakit? Huwag ka magtuturo. Hindi kita isasama sa SM. Turo ka ng turo. Yo, Yorme, meron ka bang Maya o GCash wallet? O, sinanay. Okay. Ikaw, wala. Okay, so marami nag-hashtag. Meron namang panalo. Ayun. Yorme, pakibasa ang pangalan ng nanalo. Jen Ramos, ang panglima na nag-type ng hashtag Yorme. Congratulations, panalo ka ng 1,000 pesos. Tuloy-tuloy lang pa tayo? Magpapremyo? Okay. Number 3, picture. Ako, ito, medyo controversial yata ito ngayon. No? Medyo controversial yan ngayon. Medyo controversial yan. Alam mo, Yorme? Alam mo yan, Yorme? Bigyan kita ng 1,000 pag naisip mo yan. Sama. Ano tingin mo? Mas malapit dito sa Baga. Oh, malapit lang yan dito sa Baga. Ay, di ko alam. Sa bagay, Mount Samat, malapit din sa Baga. Oo. Malapit sa Morong. Nasa Morong. Ah, Morong ba? Ah, oh, Morong, tama. Morong. Oh, sagutin ko na. Yan ang ano, BNPP, Bataan Nuclear Power Plant. Ay, di ko pala. Oh.
para pupuntahan. So, Bataan Nuclear Power Plant at Mayor Ramil, anong hashtag? Dahil tama yung iyong sagot. Hashtag wag ituloy. Galing ah. Hashtag wag ituloy. Number 3. Hashtag wag ituloy number 3. Hashtag wag ituloy number 3. Mayor Ramil, isa yan sa patuloy na pinaglalaban ng ating mga kinatawan sa Kongreso, lalo na ni Kong Abet, Kong Gila, Kong Jet. Dahil naniniwala tayo, lumipas na yung panahon na ang Bataan ay mag-host ng isang nuclear power plant. Sa dami ng developments dito sa atin, mas maganda na manatili tayo bilang isang lugar for tourism, for economic progress. Kaya nandito marami tayong mga economic zones, mga pabrika. At saka sa katunayan, meron na rin tayong mga malalaking planta ngayon na nandito sa Bataan. So kung lalagyan pa natin ang nuclear plant, baka medyo pag may nangyari dyan, baka biglang makasama sa maraming mako-compromise, no? Hindi lang po ang Bataan kundi po ang mga malalapit na probinsya. At saka babagsak po ang turismo, Gobe, kapag ka nalagay dito yan, babagsak ang turismo. Sino pa mag-iinvest sa bayan ng baga kapag ka natuloy yan dito? Nuclear yan. Medyo, pagka naglagay ka na dyan, wala na, dead na lahat ng mga katabi niyan. Sino pang para kang nagtayo sa tabi ng bulkan? Hindi mo alam kung kailan sasabog. Maaring may mga safety measures pero hindi pa rin tayo sigurado. Oh, meron na winner. Your man, ang pangatlo no na naglagay ng hashtag wag ituloy ay si Ibasa. Pangalan niya? Angko. Mary Rose Mina Angko. So nanalo rin ng 1,000 GCash. Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Picture number 4. Pakita po natin ang picture number 4. So, saan ang ating picture number 4? Ayun. Parang galing ako dyan kanina. Alam mo yan? O, alam sige, yan? Sagutin mo. Sige, ano yan? NPC. Okay. Hindi na NPC ngayon yan. Ano na siya ngayon? Pisam na siya ngayon. Yan po yung 'di ba ang contractor ng nuclear plant ay Westinghouse. Yes. Yan ang housing ng Westinghouse noon. And then under talaga under siya ng National Power Corporation dati, pero dahil isa yan sa mga binibenta na assets ng ating national government. Kaya napunta siya ngayon sa Pisam. Kaya nakalagay doon sa harapan pag pumasok tayo, Pisam Bagak. So, tama. Congratulations sa Mayor Ramil. At dahil tama ang iyong sagot, muli, para manalo ng 1,000 ng ating mga viewers, hashtag, anong hashtag na gusto nyo? Yormi. Hashtag, wag na wag. Hashtag, wag na wag. Pang ilan yung mananalo, Mayor? Ikaw na mamili. Pang ilan? Okay, pang-anim. Anim. Hashtag wag na wag. Hashtag wag na wag. Yung kanina nakalagay, di ba, wag ituloy. Ang nakalagay parang basa ko, wag ituloy. O nga, no? Wag ituloy. So ito naman, hashtag wag na wag para sa pang-anim na makakapaglagay sa ating comment section. Napunta mo na ba yun, Yorme? Ah, may bisita. Ah, naka-helicopter, oo. Tama, may helipad doon eh, di ba? Oh. Kaya doon nag-landing yung helicopter. Ah, oh, may H. Alam na alam ni Yorme. Okay, yan na. So, ang pang-anim na naglagay ng hashtag, wag na wag. Nakas mo, ha? Yan. Nabasa mo ba? Kaya mong basahin yan. Kun Sung. Sunhi. Albert Consunhe Tria. Okay, palakpakan natin si Albert. So, panalo ng 1,000 GCash. Tuloy-tuloy tayo. Ito naman, nakita ko mga tourist spots dito sa Bagak. So, pang-5. Kita natin yung larawan. Pang-5. Hindi ko alam kung bala kayo. So,
Fifth picture. Wow. Ayan. Ay, alam ko. Madali lang yan. Hindi mo alam yan. Ano hindi? Hindi ka pa napunta dyan. Hindi. O, ano? Sagot, Yorme. Las Casas. Yun. Wow. Las Casas, Pilipinas, di ako sar. Yun, ang buong palangalan. Las Casas, Pilipinas, di ako sar. Okay, pang-ilan yung mananalo? Unahin natin yung pang-ilan para alam nila kung mag-aantay sila. Pang-apat. 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 Hashtag? Anong hashtag na gagamitin? Hashtag Pogi, pwede ata yan. Okay. Hashtag Pogi. Pogi. Hashtag Pogi, Mayor Ramil. Hindi, parang mali. Ano? Parang hashtag mali. Pogi, Yorme Aaron. Oh, sige, sige. Pinahabaan ka pa talaga. Hashtag Yorme Pogi. Pogi Aaron. Hindi. Hashtag Yorme Aaron Pogi. Okay. Yun. Hashtag Yorme Aaron Pogi. At ang mananalo pang-apat. Hashtag Yorme Aaron Pogi. Haba. Tama ba? Alin ba una? Pogi, Aaron? Hindi. Yorme Aaron Pogi. So, para malinaw, no? Hashtag Yorme Aaron Pogi. At ang pang-apat. Hashtag Yorme Aaron Pogi. Habang sinasabi ko pa ulit-ulit, parang naniniwala na ako na poging-pogi talaga si Yorme. Hindi, mas pogi kayo. Yeah! Nahiya pa si Yorme. Sino mas pogi namin ni Gob? Tayo lang kayo eh, parehas lang kayo. Parehas. Galing talaga sumagot ni Yorme. Hashtag. Ay, yun na, meron na. Oh, ano pangalan? Ayan na. Yun. Oh. Aba, ilala ko yata yung nanalo ah. Yorme! Yorme Aaron Pogi. So tama yung hashtag niya. Tama. Oh, ang nanalo, anong pangalan ng nanalo? Tet? Te? Te? Ano? Arlene. Si Ate Arlene yan. Okay. Congratulations, Ate Arlene. 1,000 pesos na GCash. Next picture, number 6 na ba tayo? Picture number 6. Picture number 6. Ay, alam ko yan. Napupunta ako yan. Yorme, napupunta ka ba dyan? Malapit sa amin yan. Malapit sa inyo? Talaga? So, alam na alam mo yung lugar na yan. Opo. Maganda ba dyan? Ah, maganda po. Nakatulog ka na ba dyan? Hindi po. Oh, natutulog ka sa laundry. Sa laundry. Sa laundry. Oh, anong pangalan? Rancho Bernardo. Rancho Bernardo. Dahil tama ang sagot. Kasi palagi ko po yung paborito liguan niya swimming pool dyan eh. Kaya alam na alam ko po. Naliligo ka pala dyan ha. Dahil tama ang nahulaan ni Mayor Ramil at ni Yorme. Okay, pang-ilan naman yung mananalo ngayon? Okay, boss. Number one naman. Number one. Oh, pabilisan. One. Ano yung hashtag? Anong hashtag? Hashtag Pogi Mayor Ramil. Yeah. Hashtag Pogi Mayor Ramil. Yeah. Para sa unang nilalagay sa comment section, hashtag Pogi Mayor Ramil. Huwag ka mag-ala. Pinaka. Hindi ka mawawalan. So, hindi ka rin magkakamon. Unang magta-type sa comment section, hashtag Pogi Mayor Ramil, mananalo ng 1,000 pesos na GCash. Imbitahin mo naman, Yorme, sila na pumunta sa rancho. Pumunta po kayo sa Rancho Bernardo. Napakaganda pong ano yon lugar. Pwede po kayo makapag-relax doon. Ayun. Doon ka ba nagre-relax? Sa swimming pool. Sa swimming pool. Okay. Okay, ang unang nakapag-type ng hashtag Pogi Mayor Ramil ay si? Pogi Mayor Ramil. Sino? Sa taas? Pangalan? Babae ito ah. Okay. Nakita yung profile picture eh. Profile picture. Ano pangalan? Pangalan. Ano ba ito? Ayra. Ayra. Pay. Bileros. Ano? Bileros. Nabubulol ako. Bileros. Bileros. Bileros? Tama. Ayra Faith Bileros. Congratulations. Hashtag Pogi Mayor Ramil.
Congratulations! Panalo ka rin ng 1,000 GCash. At, okay, picture number 7. Isang landmark din ito. Dito sa bayan ng Baga. Isang malaking struktura. Yung. Ano yan? Alam mo yan? Hindi mo pa napupuntahan. Ikaw naman, araw-araw mo dinadaanan yan. Oh. Araw-araw dinadaanan. Malapit sa... Ay! Alam ko na. Malapit sa NPC. Ano? Tower yan. Oh, tower. Anong tower sa tower? Pangalan? Yung ano yan, yung tore na malaki, yung dito sa ano. Filipino-Japanese Friendship Tower. Filipino-Japanese Tower. Friendship Tower. Friendship Tower. Congratulations sa Mayor Ramil Yorme. Ano naman ang hashtag? Number. Number muna. Number. Number. Five ulit. Number five. At ang hashtag ay? Hashtag Pogi si Gob. Hashtag Pogi si Gob. Okay. So sa panglima na magta-type sa comment section ng piniling hashtag ni Yorme, hashtag Pogi si Gob. So ayos Yorme, ha? Tayong lahat ngayon dito, Pogi na, no? Na hashtag na tayo eh. Pantay-pantay tayo ngayon, ha? So, panglima, hashtag Pogi si Gob. Meron na bang nanalo? Gob, lagyan natin ng ilaw. Oo, yun pala, nabanggit po ni Mayor Ramil na dahil under provincial government, itong Friendship Tower, nagre-request sila na para mas gumanda pa at maging mag-enjoy yung mga bumibisita. Kung maaaring malagyan ng ilaw. Ilaw. Magandang ilaw na talagang mag-e-enjoy yung ating mga kababayan. So, paging, Ate Alice Pizarro ng Tourism, baka pwedeng mapag-aralan kung paano mas mapapaganda ang Philippine-Japan Friendship Tower. Malalagyan po natin ang mga LED light, no? Yung ilaw na talagang... Parang sa Mount Samat. Pareho nung sa Mount Samat ay baka paki-propose, no? At pakita natin kay Mayor Ramil yung design para baka meron din silang mga inputs. Yorme, meron na. Boss, may request. Meron ng nanalo. Ayun, nanalo. Anong pangalan ng nanalo? Amna. Ama. Amna. Abdul Kadir. Amna. Amna. Abdul. Abdul. Kadir. 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 Okay. Abdul, isa pala ba siya natin ano? Yung Muslim na. So, ang panalo ng 1,000 GCash, si Amna Abdul Kadir. Congratulations! Pogi si Gob! Okay, tama ba yung hashtag? Hashtag Pogi si Gob. Okay, salamat Yorme sa iyong hashtag. Sunod, number 8 na ba tayo? 7? Ay, 8 na raw. Magpapaluwal ka niyan pag number 7 yan. So, number 8 na. Ang picture number 8 ay ang... Picture number 8. Ayun! Ano yan? Ano ba yan? Parang aha sa bundok yan, ha? Aha sa bundok, sawa. Yung daan. Oh. Yung daan sa... Sagot, Bataanes. Ah, Bataanes. Kala ko Lauya. Kasi parang ganyan yung daan sa Lauya. Diretso pag... Bataanes. Ah, Bataanes. Ang pangalan niya, oh. Ano yan, eh? San Antonio... Ano, pero iba pa to, ha? Tama, iba pa to, no? Hindi, ito yung Bataanes na ito eh. Hindi pa yata... Bataanes na ba ito? Hindi. Ito yung daan connecting katabi ng Bagak. Ano yung katabi ng Bagak? Anong lugar to? Bypass Road. Maigsi kasi siya eh kung titingnan mo. Kasi hindi naka-zoom out eh. Hindi naka-zoom out. Daan talaga siya. Bagak Mariveles Road. Okay. Bagak Mariveles Bypass Road. Ngayon... Mayor, mula dito sa Bagak papuntang Mariveles, gano'ng kalayo kung dito sa bypass road dadaan? Mula, tansya ko dyan, ano eh, more or less mga 30 kilometers. 30 kilometers. Okay. So, kesa umikot pa, no? Papunta ng Mariveles, mga more or less 30 kilometers. So, kesa bumaba ulit ng Pilar, tapos Orion, Limay, Mariveles. Ito, mga 30 kilometers. Tapos may sasabihin sa Okay.
Dali, kaya mayroong manalo naman ulit dito. Pang ilan yung mananalo ng 1,000 GCash? Sabi nung isa, tigabagak daw piliin ko yung number ay ano ba yung number? Anong number gusto mo? Number ng tigabagak. Seven. Seven. Okay, number seven. Number seven. At ano hashtag naman natin? Hashtag lang maisip eh. Ayun, yun na lang. Hashtag wala akong maisip. Hashtag wala akong maisip. So sa pangpito na maglalagay ng hashtag wala akong maisip, mananalo rin ng GCash 1,000 pesos. Wala akong maisip. So baga, Gop, tuloy-tuloy naman yung ano niya, no? Road widening. Tuloy-tuloy yung road widening. Kung mapapansin niyo dito mayroon na naman bagong ginagawa sa may kabog-kabog. Nakita ko, parang nag-road widening ulit papunta dito. Pero alam ko yung binabanggit ninyo kung pwede makapagsimula na rin ng road widening dito naman sa bypass road. Opo, kung pwede. Oh. Hindi, dito sa ano, hindi sa bypass, Bagak Maribeles Road. Sorry, Bagak Maribeles Bypass Road. Okay. Yung papunta rin ng unang barangay niyan, Biyaan, tama ba? Maribeles? Tama ba? Maribeles Side? Biyaan. Biyaan, kasi meron pang hindi na widen. Pero meron naman marami nang na-widen doon. Kailangan lang talaga daw baka pwede ituloy. Tsaka very ano yan eh, very windy. Opo. Very windy. So, ano ulit? Pang pito? O tuloy, meron tuloy naglalagay na ano, na wala. Sa comment section, hashtag wala. Pogi kaming tatlo. Yorme, ayan o, lumalabas sa hashtag o. Oh. Si Leslie, si Cez. Wala akong ayun, maisip. Ayan, wala akong maisip. Oh. Basahin mo, Yorme. Ace Kalimbas. Ace Kalimbas. Ay, Ace pala. Ace Kalimbas. Nalagay niya Kalimbas. Hashtag wala akong maisip. Congratulations. So, 1,000 GCash muli. Okay, pang siyam. Makita natin ulit. Pang siyam. Isa pang isang institusyon ito sa bayan ng Bagak. Ay! O yan. Parang, ba, nandiyan ako sa picture ah. Parang. Saan ano ba yan, Yorme? Ay, siret ako dyan. Siret, hindi mo alam yan. Siret, siret. High School for the Arts. Okay. Bataan High School, for the Arts. Congratulations, Mayor Ramil. Dahil tama ang iyong sagot, pang siyam na mananalo ng 1,000 GCash. Pang ilan muna? Eh, pang siyam eh. Baka gusto walo. Pang siyam. Ah, walo. Sige. Pang walo na magta-type ng hashtag? Hashtag ano? Hashtag... Hashtag pogi kaming tatlo. Ayun, tinuloy na nga. So, pang walo na magta-type ng hashtag pogi kaming tatlo, mananalo rin ng 1,000 na GCash. Alam nyo ba, Mayor Ramil, na di ba bago lang itong ating Bataan High School for the Arts? Uh-huh. Pero kahit na bago lang siya, at kayaya na tayo dahil sa Republic Act 11190, isang batas na yan, alam nyo ba kamakailan lamang ay nanalo ang isang grade 8 student mula dyan sa BHSA, si Joella Beatrice Manalili, nagawaran siya ng parangal. No, natanggap niya yung gold prize para sa youth category at outstanding musicality special prize sa Franz Schubert International Music Competition 2022. Congratulations! Congratulations, Joella Beatrice Manalili. No, kung hindi ako nagkakamali, January. January yung kanyang naging performance at yung kanyang pagkapanalo ng gold prize sa youth category at outstanding musicality special prize sa Franz Schubert International Music Competition 2022. Galing. Meron na nanalo? O, kilala ko rin yata yan, ha? So, tama ba? Yorme, hashtag, pogi kami tatlo. Okay. Kate Basilio? Kat. Si Kat. Kat Basilio. Kat Basilio. Congratulations. Congratulations, Kat. Number 8. Number 8 si Kat. Galing naman ni Kat. Number 8 ba siya? Ano ba number 9 yan? Number 8. Number 8. Number 10. Okay. Ano na? Tapusin na natin. Ang 10 na. Okay. Number 10. Picture number 10. Saan ba to? Taga muna. Saan yan? Parang pawikan yung nakikita ko sa picture, no? Pawikan nga to eh. Ay, alam ko to. Yung lugar niya. Yung lugar niya. Sa ano? Pag-asa? Mali. Tama. Pag-asa ba? Oo. Ano naman eh.
Pag-asa, anong pangalan ng lugar na yun? Pawikan, Pag-asa, Pag-asa, Pawikan, Hatchery, Protection, and Conservation Center. Yun. Pwede ba yun tayo nagpakalbahan ng Pawikan? So yan, no? Tama. No? Pag-asa, Pawikan, Protection, and Conservation Center. So dito yan sa baga, sa barangay, Pag-asa. Tama. Okay, so Yorme, pang ilan yung mananalo? Lagay ko pang 9. Pang 9? Pang 9. Pang 9. At ano yung panghuli mong hashtag? Hashtag tara na sa bagak. Hashtag tara na sa bagak. Ganda naman. Tara na sa bagak. Ang pang 9 ang mananalo ng GCash 1,000 pesos. Hashtag tara na sa bagak. Hashtag tara na sa bagak. Okay, alam nyo ba na habang inaantay natin yung mananalo, mag-aano muna ako, fun fact. Alam nyo ba na ayon sa data ng PGNRO, yung ating environment department, 97% ang hatching success, tama ba ang pronunciation ko, hatching? Hatching success rate ng marine turtles dito sa baga. At halos nasa mahigit 42,000 ang transplanted pawikan mula 2020 hanggang 2023. So nakita natin yung data, no? Ang taas, ang ganda ng percentage, Mayor Ramil. 97% ang hatching success at nasa 42,000 na, mahigit 42,000 ang transplanted pawikan mula 2020 hanggang 2023. Okay, meron na tayong nanalo. Yorme. Tama yung hashtag? Hashtag, tara na sa bagak. Tama. Ang nanalo ay si? Mireya. 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 Lisette. Ano? Lisette. Lisette. Reso. 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 Congratulations, Mireya, Lisette, Reso. Panalo ka ng 1,000 pesos na GCash. Nakabigay na tayo ng 10 nanalo ng GCash, pero dahil po yata galante yung ating Mayor at Yorme, meron pa ba kayong ipapamigay, Mayor Ramil? Meron. Bilang pasasalamat po sa inyong pagbisita, magdadagdag din po kami ng 5,000 pesos para sa ating live audience at sila naman po mismo ang sasagot. Ah, so kailangan sagutin nila? Paunahan naman po sa pagsagot. At handa na po ba ang lahat? Okay, handa na lahat, mga viewers natin. Okay, 5,000. So, okay, yung 5,000 pesos pala, food packs. Food packs ang, so, mananalo lima. Lima na food packs products. Limang food packs, ang amount ng bawat isang food pack ay 1,000 pesos. Oh, limang okay. Tago 1,000. O, oh, tige. Okay. And then, paano sila mananalo ulit? May tatanong si Mayor Ramil, at kung sinong unang makakasagot, siya ang mananalo ng 1,000 pesos worth ng baga food products or food packs. Okay. So, worth 1,000, isang worth sagot. Yes. Okay po. Question number 1. Ano ang pangunahing sangkap ng mga delicacy galing sa bagak? Okay. Ano ang pangunahing sangkap ng mga delicacy galing sa bagak? Napag-aralan natin 'yan. Ano 'yon? Ano? Ano ang pangunahing sangkap ng mga delicacy galing sa bagak? Parang pangunahing ba to? Pinaka-popular. Pinaka-popular. Lagi nagamit, lagi nakikita, lagi nandyan. Yun, may nakikita na akong mga tamang sagot. Ang unang nakasagot ay si... Asoy! Tama. Napag-aralan na namin yan. Absent ka nun. Ano absent? Samat lang ako nag-absent. O, pangalan. Sino na ano? Si Gail? Gail Jordan. Horda o Jordan? Ha? Gail Jordan? Tama. Jordan. Okay. Congratulations, Jordan. Gail. Asoy! Second question, Mayor Ramil. Sino ang patron natin dito sa bayan ng Bagak? Ayan, patron. Sino ang patron? Patron, ang mahal na patron, ang... ang milagrosang patron dito sa bayan ng Bagak. So, patron saint ng Bagak. Unang makakasagot ay mananalo ng Bagak food product worth
1,000 pesos. Yun. Yun ang food product. Masarap ba yung itong mga food products na to, Yorme? Hindi ko po natitikman yun. Ha? Tagabaga ka, hindi mo pa natitikman? Natikman mo na, di ba? Natikman mo na yan. Ikaw naman. Siguro gusto lang humingi ni Yorme. Kasoy, hindi ka nakatikim ng kasoy. Nakatikim. Oo, nanay mo. Banana chips. Ay, makatikim. Gusto lang ni Yorme, bigyan mo rin siya. Gusto ba? Oo. Meron lang nanalo. O, patron saint. Patron saint ng Bagak. Ang unang makakasagot, siya po ay mananalo ng food products mula sa Bagak. Okay. Ayun na. Tama. Yorme. Tama. Tamang sagot ay si Saint? Saint. Saint? Catherine. Catherine. Okay. At ang nakasagot ay si? June. June. Palmera. 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 Vasquez. Vasquez. Okay. Kaibigan ko yan eh. June, congratulations. Kung tawagin namin yan, si Apo Ina. Apo Ina. Alam ko naman siya. Okay. Question number 3. Anong pangalang itinawag sa daan na tumatawid sa Barangay San Antonio, San Antonio noong sumikat ito dahil kamukha ito ng ito yung nagko-connect ng Barangay San Antonio to Saysain nung una kung tawagin niyan pamang Little Tagaytay. Diba? Kung tawagin niyan ano ang tawag dito? Yung bypass road na yan, na pinupuntahan ng maraming turista. Okay, unang makakasagot. San Antonio to Barangay Saysain. Napakaganda ba dyan? May tawag dyan, oo. Oh. Napakaganda ba dyan? Oo, oh, noon ang tawag namin dyan, Little Tagaytay. Pero may tawag na ngayon. Anong tawag ngayon? Ayun na. Ayun. May nakasagot na. Little Batanes. Little Bataanes. Oh. At ang nanalo, Yorme? Ano pangalan ng nanalo? Ano naman po talaga yung sagot ay eh. Ayoko lang sabihin. Ano pangalan ng nanalo? Kiana. Gamueda. Gamueda Cruz. Cruz. Congratulations, Kiana Gamueda Cruz. Ganda. So, panalo ka ng 1,000 worth ng Bagak products. Question number 4, Mayor. Question number 4. Ito, medyo mahirap ang konti ito. Mahirap to. Hindi ko alam kung makikita niyo pa. Makasagot to. Sinong sikat na bata ang nakilala sa Bagak? Matapos mag-trending ang video nito, nagbibigay ng plano niya kapag siya ay naging mayor. Ay, mahirap. Pogi ba yan? Pogi kaya ito? Pagay mo. Pogi. Kaya apat yung kadate ko. Anong pangalan niya? Ha? Kaya apat kadate ko ng 40. Sino? Si nanay mo? Hindi. Oh! Classmate ko po. Buti ka pa. Nakapag-date nung 14. Marami po kasi na nagkakagusto sa akin sa school. Talaga lang, ha? So, ayan. Unang makakasagot nung tanong ni Mayor. Sino yung sikat na bata na kilala sa Bagak matapos mag-trending ang kanyang video kung saan siya ay nagbibigay ng plano kapag siya ang naging mayor ng Bagak? So, unang makakapag-type ay... Palay ko, hindi nila makasagot yan. Nanalo? Hindi nila makasagot yan. Pero apat, ha? Yorme Aaron, tama! Sino nanalo? Pangalan na nanalo? Ses... Isma? Okay. Nanalo siya, Mayor. Congratulations, Ses Isma. At panghuli na ba? Panglima. Panghuling tanong, panglima. Okay. Panghuling tanong. Medyo mahirap to, ah. Ano ang paborito mong lugar sa Bagak? At bakit? Ay, alam ko. So dito walang tama, walang mali. Lugar, oo. Anong paborito mong lugar sa Bagak at bakit? So kung ano yung sino unang magta-type ng paboritong lugar sa Bagak at kung maiksing dahilan kung bakit, yun ang mananalo. Yun ang mananalo ng panglima natin na Bagak Food Pack.
Ikaw, anong paborito mo? Oo nga, Yorme, ikaw, anong paborito mong lugar dito sa baga? Wala, bago ako sabihin ng Tinan niyo na raw yung sagot nila bago niya sabihin. Hindi, sagutin mo na ngayon. Pwede ka naman mauna eh. Hindi, baka isagot din nila yun. Ayaw mong ginagaya ka, Yorme, ha? Paborito kong pasyalan. Ano? Oh, ano nga? Clue muna bago mo. Malapit clue dito sa amin, pwede lakarin. Ano kaya yun? Mukhang alam mo na yun. Malayo yun, ha? Hindi, malapit lang. Lalakad lang. Ano, starts with the letter R. Ano letter ano? R. Letter R. Alam ko na. Hulaan ko na. Sila muna po. Ah, sila muna. Bakit? Bakit yun ang paborito mong lugar? Kumbaga, parang ang ganda lang po ng pagkakagawa, tsaka ng mga design, yung mga kwarto, yung mga bila. Lalo na po yung sa bila, nakaka-relax. Tignan yung mga koi fish. Abisado lahat, ha? Yung mga koi fish, yung Earl's Garden, nakaka-relax din. Last, ay, mali ito. Baka naging mali. Kasas, aking Rancho Bernardo. Okay, para kay Yorme, ang pinakamagandang lugar dito sa Bagap. Rancho Bernardo. Rancho Bernardo. Pero para naman kay, ang pangalan? Shean? Shean Murillo. 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 Para kay Shean Murillo, Las Casas naman yung paborito niya. Dahil historical yung Las Casas. So, palakpakan natin si Shean Murillo. Congratulations, Shean. So, thank you, Mayor. Thank you, Yorme, sa mga pinamigay ninyong dagdag pang papremyo sa ating mga viewers. Pero hindi po dito nagtatapos ang ating mga pamigay dahil sasamahan po tayo ni Mayor sa natitirang 14 winners ng GovTV para sa Bataan Valentine's Dinner Treat. Panoorin muna natin ang maiksing video upang malaman ninyo kung saan kayo maaring mag-date ngayong buwan ng puso. So nakita po natin no kung saan pwedeng mag-date yung ating mga winners. So Mayor, sunod-sunod na natin bubunutin ang mga winners. Electronic raffle naman ito. At kayo na ang mamimili sa ating mga partner restaurants kapag i-redeem na po ninyo ang inyong voucher. Paano sinong mamimili? Sila. Okay. So yung mananalo, pagpunta nila sa opisina, sila napipili kung alin yung gusto nilang voucher ang kukunin. Kung aling restaurant. Okay. So, patakbuhin natin yung ating online raffle. Ilan yung nakasali? More than 300 ba yung sumali? So, more than 300 po yung sumali. Para sila makasali, magko-comment sa YouTube channel natin. No? Sa YouTube channel, GovTV para sa Bataan. So, 14 ang ating pipiliin. Winner number 1. Click on start. Okay, ang panalo si Isaac. At ang comment niya ay, salamat po Gov, ramdam ang innovation sa Bataan. Hashtag, Bataan Dinner Date Cutie. Congratulations, Isaac. Winner number 2. Click on start. Nalo si Maureen Baloy. Hashtag Bataan Dinner Date Cutie. God bless go. One Bataan. Congratulations. Wala naman requirement sa comments, no? Basta yung hashtag lang. Winner number 3. Marisa Labandria. Thank you so much, Gob at Joyet Garcia. Happy Valentine's Day po. Hashtag Bataan Dinner Date Cutie. Congratulations.
Sunod na winner. Sino-sunod winner? Si Honey May Venus. Hoping. Siguro hoping na manalo to. Hoping tapos tatlong heart. Or hoping na mag-manalo para sa date nila. Hashtag Bataan Dinner Date Cutie. Congratulations, Honey May Venus. Pang ilan na to? Pang-apat yata. Bilangin nyo. Start! Ang panalo po ay si Shaira Aleya May Gumaru. Nice Project Gov. At syempre yung ating hashtag. Congratulations, Shaira Aleya May. Ah, sorry. Pang-anim na. So, number winner number 6. Winner number 6. Si Sandy Haiko. Sana po palaring mapili. Mapalad kang napili, Sandy. So, congratulations. Winner number 6. Susunod, winner number 7. So, kalahati na tayo, Yorme. 14 ang mananalo. Marisol Honor. Thank you, Gov. Hashtag Bataan Dinner Date. Okay, next. Winner number 8. Click on start. Nicole Matias. Hashtag Bataan Dinner Date Cutie. Congratulations, Nicole. Winner number 9. Tama. Ang panalo po ay si Regine Pantelion. Isang malaking tulong po, lalo na sa lugar natin dito sa Bataan po. Hashtag Bataan Dinner Date Cutie. Congratulations. Then, winner number 10. Marivic Kulaway. Congratulations. Hashtag Bataan Dinner Date Cutie. Congratulations, Marivic. Number 11. Andrea Bautista. So tama rin. Hashtag Bataan Dinner Date Cutie. Congratulations, Andrea. Number 12. Click on start. Georgine Aleya Sierte. So more power, Gov. God bless. Tama rin yung hashtag. Congratulations. Number 13. Si Versabe Rayan Aizel C. Always proud po ang mga tigabataan na magkaroon ng isang magiting na Governor Joet sa pagpapanatiling malusob ang mga tigabataan. Thank you so much. Keep up the great work. Salute. So salute din kami sa iyo, Rayan Aizel. Congratulations. At panghuli, pang 14th winner natin, Erica Aguilar. God bless po. Tama yung hashtag. Congratulations. Pangalan ulit. Sorry. Erica. Erica Aguilar. Okay. Congratulations. Yun po yung 14 na nanalo dito po sa ating GovTV para sa Bataan Valentine's Dinner Treat. Okay. So siguro, bago natin tingnan yung mga messages ng ating mga viewers. So, hingi muna tayo ng konting mensahe. Si Yorme na muna. Ako muna. Oh, sige. Soro muna, boss. Sa aming mga kababayan dito po sa lalawigan ng Bataan, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa mga programa na ginagawa ng ating mahal na gobernador. Sa buong lalawigan ng Bataan, sana po makiisa tayo at nang sa ganon ay sama-sama po natin makamit yung tagumpay ng ating minimiti dito sa lalawigan ng Bataan. Gob, sa iyo, kay Congressman Gila, kay Congressman Abet, kay Kong Jet, kay Kong Geraldine, bilang mga namumuno sa lalawigan ng Bataan, alam po namin na hindi nyo kami pababayaan. At alam po namin na kayo ang magiging susi ng pag-unlad ng lalawigan ng Bataan. Sana po suportahan natin ito at nang nalalaman ninyo yung mga nangyayari sa lalawigan ng Bataan. Congratulations po.
Thank you, Mayor Ramil, at congratulations sa inyo sa lahat ng ginagawa ninyo dito sa bayan ng Bagak. Yung suporta ninyo ay kailangan na kailangan din ng ating probinsya. Maraming salamat. At, Yorme, message sa mga kababayan mo dito sa Bagak. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, thank you po kay Gob tsaka kay Mayor na pinapunta po nila ako dito. At lagi po kayo mag-iingat palagi sa mga kababayan ko po dito sa Bagak. Lagi po kayo mag-iingat. At tsaka mag-iingat po tayo ngayon. Di po natin alam kung meron pang COVID, pero dapat po mag-iingat tayo palagi. Tsaka pumunta na rin po kayo ng rancho. Yung batang kaya po. Maganda pong relaksyon yung sa rancho. Panoorin nyo din po yung sa batang kaya po mamayang gabi. Ay, mamaya po. Alas 8. Mamaya ba yun? Alas 8? Opo. Araw-araw? Opo. Araw-araw, alas 8. Start po siya nung ano, Monday. Okay. Maraming salamat, Mayor Ramil at Yorme. At ngayon naman, siguro daanan lang natin saglit, no? Alam ko, alas 8 na, baka pagod na rin yung ating mga viewers. Pero daan lang natin yung ilang pong mga comments mula kay June, yung isa po sa nanalo sa atin kanina. Mabuhay po kayo, maraming salamat sa inyong tapat na serbisyo. Mayor Ramil, Gov. Joet, papalain kayo. Salamat pa sa ayuda kasi nga nanalo siya sa ating pa-contest kanina. Gabriel Cruz, maraming salamat, Gov. Joet, sa mga makabulang programa ninyo. Sinusulong sa bataan, lalo't higit sa kapakinabangan ng kabataan. Mabuhay po kayo. Salamat din, Gabriel. Then, Marian Trigero Saldi, salamat po sa mga gandang programa dito sa Lalawigan ng Bataan. Saludo po kami sa inyo. Hashtag, proud to be one Bataan. Ganda ng hashtag niya. Mary Ann Quiroz Balor, thank you po, Gov, kahit di po kami napili. So, Yorme, binungo, kahit na hindi napili, nagpapasalamat sa atin. Swertihan lang talaga, o, tama. Okay, meron pa. Hindi nag-ano eh, parang hindi nag-cut yung comments dito sa akin. So, baka meron pa kayong mga comments na makikita. Okay, mula kay Janela, Yorme Abangers ako sa Batang Quiapo. Manood ka lang palagi, gabi-gabi, tuwing alas 8. Mga pa, Yorme, alas 8 na. Kailangan pala mag-sign off na tayo para makapanood, no? Opo. O sige, ilang mga ano na lang, ilang mga comments na lang. Mula kay Gail Jorda, maraming salamat po, Gov, at Mayor Ramil. Mula kay Janela muli, Jovel Aquino Pagyo, Gov, pakisabi kay Yorme, panay ako, nanonood Batang Quiapo. Yeah. Napakagaling po nila. Yeah. Nanood ka lang palagi. Mary Rose Mina Angko, maraming salamat, Ninong Gov, sa cash prize. Ang pang-date po kami, may pang-date kami bukas. Uy, sana all. Mula kay Shean, sana all. Mula kay Shean Murillo, nanalo rin kanina. Nice program, Gov. Hashtag, one Bataan. Mula ulit kay Janela, Gov, palagi ako present sa live mo. Sana susunod ako na po ito. Thank you po palagi. Mary Rose, salamat din, Mayor Ramil at Yorme. Mula kay Cholo Enriquez, God bless you more. Gov, salamat po sa treat sa mga bata after healthy paaralan. Siyempre, sa lahat ng ginagawa ng ating mga Youth Health Ambassador, mga TFG advocates, talaga namang nagpapasalamat ang buong probinsya para sa pagsulong na maging malusog yung ating mga kabataan, lalo na pag-iwas, Yorme, sa sigarilyo at saka vape. So, yun yung mahalagang sinusulong ng ating probinsya. Ayun, galing kay Jail Gorda, Horda. Yorme, ako yung kasama mo sa jail booth. Ano na kasama mo sa jail booth? Ano ka ba nakasama sa jail booth? Nung ano? Nung isang araw. Isang araw? Oo, sa plaza. Jail booth? Ha? Ba't ka nakulong? Ba't ka nalagay sa jail booth? Pumasok lang po. Nakita ko sa plaza. Biglang may lumapit sa'yo. Nung 14 po ng ano. February 14. Pagka galing ko po ng ano, ng school, uwihan po namin sa tanghali, nadaanan ko. Nagtatambay muna po kami magtatropa bago ko umuwi. Oo. Eh, ba't may nakasama ka? Chicks lang ba?
Mula naman kay Wengay de los Reyes. Good evening, Gov Joet, kay Mayor Ramil. Mula si Miyaka Remonida Matas. Hi, Yorme. Duro na yun. Excuse me. Ano lang, nasamid lang, nasamid lang. Nasamid na ako. Nasamid na, pasensya na po kayo. Nasamid na nga si Yorme. Binalag ako ni Mayor Sika. Renz Kicho Dorognan, maraming salamat Gov, Mayor Ramil, at napili kami. Hashtag One Bataan. Si Richie, si Vice Richie. Vice Richie David, thanks Gov and Mayor and Yorme. Pa-shoutout po sa Bayan ng Limay po. Stay safe. Shoutout! Shoutout sa Bayan ng Limay! Ang pogi mo, Richie. Ang pogi mo, Vice Richie. Vice Richie. Yo! Mula naman kay Ninita Yuson Hoxon. Good luck, Gov. 100% support kami. Proud to be Bataen. Maraming salamat, inaanak. Busayo ko na! Ito, meron pa ulit. Mula kay Janela ulit. Yorme, pagbutihan mo pa yung pamamalimus mo sa Batang Quiapo. More chikahan pa kayo ni Kuya Tanggol mo. Apaka-cutie mo. Thank you. Busla na to. Marites Nahodera Conge. Salamat po, Gov, sa pagbisita sa amin sa Bayan ng Bagak. Noon, ako, kami po yung nagpapasalamat na tinanggap nyo kami dito sa Bayan ng Bagak. Si Shean Murillo muli. Hintayin po namin kayo sa Mariveles. Thank you sa magandang programa. Yan na naman ulit si Janela. Napaka-cute mo, Yorme. Papisil ng pisngi. Punta ka dito. Hala, sabi ni Shean. May sinabi si Shean. Yorme, isusumbong kita kay Vocal Angel. Ka. Ano mo ba si Vocal Angel? Lolo. Lolo mo naman si Vocal Angel. Lolo, ha? Hindi chuhin. Lolo. Lolo. Shasha Astehada. Yorme, balik ka na sa It's Showtime. Wala na, panuloy mo yung Batang Quiapo. Nag-move on ka na, nag-move on. Mula kay Elisa Hernandez, gandang gabi sa inyong tatlong pogi. Uy, nasabi mo pa. O, sabi, nag-comment ulit si Vice Richie, mas pogi ka, Yorme. De, mas pogi kayo, Vice. Renz Kicho, Gov, paano po claim yung dinner date? I-message. Okay, tatawagan na, i-message po kayo. Si Wengay, mula sa Pisedo. Good evening, Gov Joet, Mayor Ramil. Okay, stay good boy daw, Yorme. Sabi ni Vice Richie. Good boy ka ba? Opo. Opo. Magandang gabi sa inyong tatlo, Gov, at mga viewers mula kay Niklaus Bustamante Samson, Carl Russell Guillermo. Yorme, lagi ako nanonood ng Batang Quiapo. Abangan mo lang tuwing gabi. Gabi. Si Gail, pakibati po, Gov, si Tatay Ladislao Islao Horda. Nakikinig po siya ngayon. Magandang gabi, Tatay Ladislao Islao Horda. Okay. So, Renz, kukontakin ka para ma-claim yung inyong dinner date. Okay, bago po malaseng si Yorme dito sa tsaa na pinapainom sa amin ni Mayor Ramil. Muli, sa lahat ng ating mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating Kwentuhan Tayo Bataenyo. Natutuwa po kami na tuwing kami ay bumibisita sa isang bayan, ay nakakapanayam natin ang ating pong mga leaders sa iba't ibang bayan dito sa ating lalawigan. At ngayon nga pong gabi, mapalad na kapanayam po namin si Mayor Ramil Del Rosario at si Yorme Aaron Suma. So maraming salamat muli, Mayor Yorme, at sa lahat po ng ating mga viewers, salamat po sa patuloy na papanonood. At sana po kahit papaano ay napasaya namin kayo, nabigyan ng impormasyon. At para po sa mga mapalad ay nanalo ng ating pong mga treat, Valentine's treat at ating pong mga paraffon. Sa ulitin po, makikita-kita tayo sa ating pong programa, Kwentuhan Tayo Bataenyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po maging maayos ang ating pong pamumuhay. At syempre, sana po nagre-relax tayo ngayon sa ating pong tahanan. Maraming salamat. Isang magandang gabi. God bless po. Kawai-kawai. Bye-bye.